Congratulations. Ang hangad ko sa'yo, balang araw magka-concert ka. Magandang gabi sa inyo, Mad Cow People! What's up mga kakokak? For today's video ay pag-uusapan natin ang unang official concert ni Bensor. We'll talk about the success and controversies surrounding the event. At isang batang nanalo sa TNT Kids, tinalo na raw dati si Bensor sa singing contest. Natalo ko po si Bensor sa Pambo. Tinalo niya si Bensor! Pero bago yan, intro muna tayo. Like and subscribe for more music updates like this. A channel all about music! Natapos na ang very first concert ni Bensor and it was a very successful event. Sobrang daming tao ang dumalo. Maging ang inyong lingkod, Taong Palaka PH po ay personal na nanood ng concert at nag-avail din ho tayo ng livestream for our family na di makaka-attend personally sa concert. Base sa aking experience ay masasabi kong talaga namang napaka-successful ng concert. But I'd be lying if I say na fully occupied ang venue. Di man 100% attendance, all the front seats, especially yung VIP seats, ay talagang jam-packed. Lalo akong humanga sa boses ni Bensor sa personal. Napanood ko rin yung livestream, pero iba pa rin talaga sa personal. Sadly, di ko pwedeng maipakita sa inyo ang full concert video bilang respeto na rin sa mga nag-avail ng livestream. Despite the successful concert ay mayroong unexpected turn na kasalukuyan pang pinag-uusapan sa social media ng ilan. Dahil kung matatandaan nyo nga po is prior the concert is nag-publish ang organizers ng rules for the concert at isa na nga doon is yung bawal magdala ng recording devices sa event. Ito'y para maging fair na rin sa mga nag-avail ng pay-per-view. Despite the warnings eh, mayroon pa rin mga pasaway na nag-publish ng full coverage ng livestream concert online. At based sa isang trusted source eh, kasalukuyan ang inaasikaso ng legal team ni Bensor ang claims nila against dun sa mga violators. Kaya sa Bensornatics dyan, huwag po natin suportahan ang galing sa illegal. Ayan, so comment nyo na lang po sa baba kung ano ang masasabi nyo rito. Punta naman tayo kay Sandro Lutaw na isa ring kababayan ni Bensor Dumasig. Siya ang daily winner sa tawag ng Tanghalan Kids noong March 7, 2024. He is also representing Mondragon Northern Samar. Sinabi rin itong kapitbahay niya raw si Bensor at natalo na niya si Bensor sa isang kompetisyon noon. Gusto ko yung energy. Anong lugar sa Northern Samar? Mondragon Northern Samar. Kapitbahay po namin si Bensor. Yes! Oh, runner up natin si Bensor. Dami palang magagaling dyan. Oo. Oh. Oh. Natalo ko po si Bensor sa Pambo. Tinalo niya si Bensor! Agad namang nahati ang opinion ng Bensornatics dahil uncalled for daw ang pagyayabang nitong natalo niya si Bensor. Yan siguro naririnig niya. Dapat turuan siyang maging down to earth. Paano pa kaya kung sumika, di dapat maging mayabang? Wala namang issue dyan. Kung totoo naman, walang problema. Walang mali sa sinabi ng bata. Kayo mga kakokak, ano sa tingin nyo? At dahil tinapos nyo ang video, may bonus ako sa inyo. Alam nyo bang hindi lang magaling na singer si Bensor? Magaling din siyang sumayaw. Pinasayaw nga ng Core Atsa si Bensor sa kanilang barangay kamakailan lang. Ang Core Atsa ay isang tradisyong sayaw sa mga events sa Visayas region lalo na sa Samar at Leyte. Ayon naman kay Bensor eh, first time niya raw sumayaw nito. Kayo na humusga mga kakokak, ating panoorin. Actually, sa backstage pa lang, nakabahan na ako kasi kung mapapansin nyo, hindi ako sanay magsalita, nahihiya ako. Gusto ko yung kumanta lang, katapos kumanta, uwi na. Pero kagabi, nakita ko na nag-i-enjoy yung mga ka-idol ko. Yung iba, mga taga-Maynila pa.
Kaya binigay ko yung best ko para mapasaya yung mga pumunta sa concert ko at sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Yan, so thank you so much po sa inyo mga ka-idol. Nag-enjoy po ba kayo mga ka-idol sa concert ko kagabi? Kasi ako, kung tatanungin nyo ako, nag-enjoy ako kagabi kasi naging successful yung concert ko. Diyo, napagod lang ako tapos napaos. Salamat po! Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, mga kakoka. Thanks for watching. God bless.